Binigyan niya sila ng kapangyarihan. Maligayang araw ng Linggo, mga kapanalig. Nasa 15th linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya na po natin ang Ebanghelyo. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu at sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay, kundi tungkod lamang. Walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon, nakasandalyas at may isang damit lamang. At sinabi niya sa kanila, pagtuloy ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis niyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. At pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang kanilang pinagaling sa pagpapahid ng langis. Marami rin tatanong sa akin kung kumusta nga ba ang buhay pagpapari. Lagi kong sinasagot na maraming konsolasyon mula sa Diyos. Masaya ang buhay pagpapari, pero hindi madali. Katulad ng bawat isa, nakakaranas din kami ng maraming pagsubok at problema. Kung sa bagay, hindi naman sinabi ni Jesus na magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Sa Ebanghelyo, narinig nating tahasang sinabi ni Jesus ang realidad ng buhay ng Kanyang magiging tagasunod. Sinabihan niya sila na ipangaral ang mabuting balita at huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay, kundi tungkod lamang. Walang pagkain, walang pitaka o pera o sa sinturon, nakasandalyas at may isang damit lang. Kailangan nilang manalig sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Kung paanong tinanggihan siya, kinamuhian at hindi kinalala ng marami, ganun din ang Kanya magiging mga tagasunod. Subalit si Jesus na rin ang nagsabi na may higit na gantimpala na naghihintay sa kaharian ng Ama, lalo na sa mga nananatili, magsasabuhay at magpapahayag ng kanilang pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, maraming pagsubok ang maging Kristiyano. Maraming kinamumuhian dahil sa kanilang pagtayo sa pananampalataya. Marami ang kinakansel dahil sa pagsasabi ng katotohanan sa mga sensitibong isyo sa lipunan. Subalit, sa kabila nito, pinatatatag ang ating kalooban mula sa mga salita ni Jesus. Siya ay tapat sa kanyang mga salita. Mga kapanalig, support our Pauline's mission. Subscribe, like, and follow Pauline's on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayong palagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Ignacio ng Loyola. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na dinaranas sa tuwi na'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Amen.